Hello guys! So welcome sa part 2 ng fingerstyle tutorial ng River Flows In You. Okay? So kung di nyo pa napapanood guys, yung part 1, suggest ko, panoorin nyo. Ilalagay ko rin yung kanyang link dyan sa baba, sa pin comment ko sa baba para matutunan nyo yung part 1. So kapag napanood nyo na yun guys at matutunan yun, dito na tayo sa part 2. Okay? Dito tayo mag-umpisa sa verse 2 guys. So dito na yung banda sa may... Okay, so dyan yung banda, no? So, paano yun? So, yung mga chords natin, guys, para sa verse 2 ay ilalagay ko rin uli dito sa taas. Okay? Pero isa-isayin natin yan para matutunan nyo. So, yung numbering uli natin, guys, ay yung number ng string, ha? So, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, para matutunan nyo. Okay? So, ang gagawin nyo sa A at saka C add 9, kung natutunan nyo na, guys, yung sa verse 1, dito sa verse 2 ay pareho lang yung gagawin nyo sa A at saka C add 9. Okay? So, di ba ganito yung verse 1. Same lang din sa verse 2. Yung A at saka yung C add 9. Okay? So, ganito siya. Okay? So, same lang din yan sa verse 1. Okay? Yung A at saka C add 9 ng verse 2 ay same lang ng ginawa nyo sa verse 1. Okay? Pero, i-explain ko pa rin para matutunan nyo, no? So, ang gagawin nyo sa A ay 3, 2, 4, 1, 1, 1, and then 4, 3, 1, 1, and then C add 9, 5, 3, 2, 1, 5, 3, and then 2. Okay? So, hindi ko na masyado explain yan kasi alam kong natutunan nyo na sa first part ng video natin. Okay? And then, pupunta kayong G. Dito lang nagkaiba guys sa verse 2. Okay? Sa verse 2, dito na yung naiba. Ang gagawin nyo na ay 6-3 slide. Okay? 6-3 slide. Or, kung hindi nyo kaya may slide na ganyan, ay 6-2. Okay? 6-2. Tapos, 2-2. 2 ng first fret. And then, 2 uli ng second fret. Okay? So, ganun siya. Ulitin ko. Ulitin uli natin yung verse 2 from the top. So, simula sa A. Okay? So, ganyan siya. 2-2. And then, pupunta tayong D. Pero bago tayo pumunta ng D, ay ganito muna. 1. First string ng pang ilang fret to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 na fret. And then, ganito itsura ng D natin ngayon bago, okay? So, ito ay nasa first string, ito naman ay nasa third string, okay? Pang ilang fret? 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 ito, ito naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7th fret ng third string, ito naman ay first string ng pang 5 na fret, okay? So, ulitin-ulitin natin, di ba? 1, tapos ganito itsura. Pupunta kayong ganitong itsura, D, no? Tawagin na natin siyang D para meron kayong checkpoint. Ang gagawin nyo ay 4-1. Okay? Sabay ng 4-1. Tapos, 3. 3. Ibig sabihin, third string. Okay? So, simulan ulit natin sa pinakaumpisa, no? Ibi-break muna natin dyan para maunawaan nyo talaga. So, tapos, 1, 4, 1. Okay? Tapos, 3. Ngayon, lalagyan natin ng bracket dyan, guys. No? Napapansin nyo yung mga number nasa loob na ng bracket. Pag nasa loob ng bracket, guys, yung number ay number ng string, ay number ng fret, yung sinasabi natin. Okay? So, nandyan ay 5. 5. Ahammer nyo sa 7. Ibig sabihin, pang yung fret na yun, guys, yung binabanggit natin, ha, para hindi kayo malito. So, 1, 2, 3, 4, 5 ng first string. Okay? So, 5, hammer mo sa 7. Okay? Ganyan. 5, hammer sa 7. Tapos, 5 uli. Tapos, 3, 2. Okay? So, ganun siya. So, ulitin natin. 1, 4, 1. Tapos, 3. 5, hammer, 7. Tapos, 5, 3, 2.
Okay, so ganun siya. Kapag binuo natin yun, ay ganito. Tap, ganyan. Okay, so ganun siya. Ganyan. Okay, so 5 hammer 7, 5, 3, 2. Okay? So yan. So ulitin natin from the top. So ganito siya. All in all, meron tayong ganito. Tapos? Okay? So ganun siya. So natapos na natin guys yung unang apat na mga chords. So pagkatapos nun ay pupunta tayong A over G. Yung A over G guys ay ganito. Para siyang A pero yung bass na natin ay 6 na. Okay? So ganito. 4th string ito, 1st string ito. Okay? So ang gagawin nyo sa A over G ay ganito. 6-1-4-3. Okay? 6-1-4-3. Okay? So, ulitin natin from the top. From D. So, 1-4-1. Tapos, 3. And then, pupunta kayong A over G. Ganito. 6-1-4-3. Okay? 6-1-4-3. Okay? And then, C major 7. Simula guys sa C major 7 hanggang D. Kung ano yung ginawa nyo sa verse 1, ay ganun din yung gagawin nyo dito sa verse 2. Okay? Kung ano yung C major 7 ng verse 1, C major 7, G at saka yung D, ganun din yung verse 2. Okay? So, halimbawa, nasa A over G na kayo. 6, 1, 4, 3. And then, 3 hammer. 5, 2, 5, 2, 4, 3. Ng C major 7. No, ganun din yung sa verse 1. 3 hammer. 5, 2, 4, 3. And then pupunta kayong G na ganito. 2 hammer. 6, 2, 4, 3. And then 2, 2, 4, 3. And then merong 4, 3. Okay? So ganun na siya kadali. No? Ulitin ko yung mula sa C major 7. Same lang din siya ng ginawa niya sa verse 1. Kaya ulitin ko lang uli dito. C major 7 ay 3 hammer. Ganito. Tapos, pupunta kayong ganitong itsura. 4th string at saka 5th string. 5, 2. 4, 3. And then, sa G, ang gagawin nyo sa G ay 2 hammer. 2 hammer. And then, 6, 2. 4, 3. And then, 2, 2. 4, 3. Okay? So, ganun siya. And then, bago kayo pumasok ng chorus, ay meron siyang 4-3. Okay? So, ganun siya. So, all in all, kumplituhin natin yung verse 2. Okay? So, ganito siya, guys. No? All in all, ganito na yung verse 2 na natutunan nyo. So, babagalan ko lang uli, guys, para makasabay kayo. So, ganito siya. So, ganito. Sensya na, guys. Hindi ko kasi nakikita ito, eh. Nakatingin kasi ako sa camera. Pero, ginagawa ko yung best ko para matutunan nyo kagad. Okay? So, simula tayo sa pinakauna ng verse 2. So, and then A over G. So, yan. So, ganun lang kadali, guys, yung kabuuan ng verse 2. And then, bago kayo pumasok ng chorus, meron siyang ganito. 4-3. Tapos, ayan, chorus na yung ganun. Okay? So, dito na tayo, guys, sa chorus. So, pagdating nyo ng chorus, guys, eto na yung mga chords niya. Pero, isa-isay natin yan. Okay? So, bago pumasok yung chorus, ulitin natin, meron siyang 4-3. Tapos, ang gagawin nyo sa G over E, so ganito muna yung gagawin nyo guys bago pumasok yung mga chords. So, ulitin ko uli, kapag nasa bracket siya, ang number ng fret yung sinasabi natin, okay? So, 3 ng 1st string, 3rd fret, 3 slide 5, okay? Ibig sabihin, 3rd fret,
i-slide nyo papuntang 5. Tapos 3, 2. Okay? 3, slide 5. 3, 2. Okay? Tapos pupunta kayong itsura ng G over E. So para hindi kayo mahirapan guys, ganito na lang yung G over E natin. So first string ito, second string ito. So ang gagawin niya sa G over E ay 6, 1. Tapos 3, 2, 3. Okay? 6, 1, 3, 2, 3. Okay? So ganun siya. So ulitin-ulit natin yung sa chorus, 'di ba? I-slide natin. 3, slide 5. 3, 2, and then 6, 1, 3, 2, 3. Okay? Okay? So ganun siya. Kapag kabinilisan ay ganito yung tunog. Okay? And then, pupunta kayong C add 9. Sa C add 9, guys, ganun uli. 3, slide 5. Tapos, 3, 2. Okay? And then, ganito na itsura ng C add 9. Okay? So, yung C add 9, ganito itsura. First string, second string, ito ay fifth string. Okay? Tapos, ang gagawin yung C add 9 ay 5, 1, saan na ba yung third string? 3, 2, 3. Okay? So, ganun siya. 5, 1, 3, 2, 3. Okay? So, ulitin-ulit natin. All in all, ganito na yung natutunan natin sa chorus. So, ganito. Tapos, pupunta kayong C add 9. Okay? So, ganun siya. So, yun na natutunan natin, guys. And then, pupunta na kayong G. Okay? Pero yung G, meron ulit tayong slide. Yung ganito. Okay? 3, slide 5 uli. And then, 3, 2. Tapos, yung G, ganito yung itsura natin, guys, ang G. Okay? 6, 1. Okay? 6, 1. And then, naka-bracket uli siya, guys, yung 5, 7, 8. Ibig sabihin, yung number ng fret uli sa sabihin natin. So, di ba 6, 1. Tapos, 5 ng first string. 5, 7, 8, 10. Tapos, 7 uli ng first string. And then, 10 ng second string. Tapos, 8 ng second string. Okay? So, ulitin natin yun. Di ba? G na tayo. So, slide natin. Tapos, 6, 1. Kaganito yun yung daliri nyo. 6, 1. Tapos, 5, 7, 8, 10, 7, 8 ng second string. Tapos, 10 ng second string. Okay? So, ganun siya. Kapag ka binilisan, medyo binilisan ay ganito. Okay? So, ganun siya. Pero, guys, ang ginagawa dyan ay ini-slide lang yan. Pag ganyan yung 6, 1, 6, 1, okay? Ini-slide lang yung, kung kaya nyo, i-slide nyo na lang. Pero, kung hindi nyo kaya, pwede nyo rin isang-isang pipindutin. Okay? So, 6, 1. Okay? So, ganun yung G. So, all in all, bubuin natin yung chorus, guys, no? Para matutunan nyo talaga. So, ganito na yung chorus. Tapos, G na tayo. Okay? So, ganun siya, no? Ganyan yung G. And then, pupunta kayong E. So, yung E natin, guys, ay ganito. Tawagin natin siyang E kasi hindi ko sigurado yung chords. So, E. So, ganito siya. So, ipitin nyo lang to guys, simula 4th string hanggang 1st string ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th fret, okay? So, ito. Pang 7th fret, ipitin nyo simula sa 4th string hanggang 1st string. Okay? So, ang gagawin nyo sa E ay ganito lang siya. 4, 2, 3. Okay, so ganun lang gagawin niya sa E. 4, 2, 3. 4, 2, 2. Ah, 4, 3. Ah, 4, 2. 4, 2, 3. Okay? So ganun lang gagawin niyo. So all in all, meron na tayong ganito guys. Sa chorus. Sorry. Sorry.
Tapos E. Okay? Ganun gagawin nyo. 4, 2, tapos 3. Okay? So, ganun ang gagawin nyo, guys. Ulit-ulit lang uli yun. 4 times yung gagawin yan, and then tapos na yung chorus. Okay? So, pag ginawa nyo na ng pang 4 times, ay magbabago na yung dulong E. Okay? Pero gawin muna natin ng 4 times. Okay? So, ganito siya. Una muna, 1, first time. Ay, sorry. Okay, so 3 times yung gagawin pala yan. Ah, sorry, 4 times. And then pag pang 4 times yung guys, yung E ay meron ng dagdag. Okay? Pag 4 times na ay ganito na. 4, 2, 3, di ba? And then pipindutin niyo yung 4, 4th string. And then i-slide niyo papuntang dito. I-slide niyo papuntang 4th fret ng 4th string. Okay? Halimbawa, pang-apat na beses nyo nang ginawa yung chorus, di ba? Ganito siya. Okay? So, ganyan yung itsura niya kapag ginawa nyo ng pang-apat yung mga ginawa natin sa chorus. Okay? So, ganyan. So, ganun na kadali, guys. Yung buong chorus at saka buong verse 2. So, sana nagustuhan nyo, guys, no? Ang hirap din pala ituro to ng step by step. Pero gagawin natin to, ginagawa natin to para matutunan nyo, okay? So, ulitin natin, guys. Simula sa pinakauna, sa intro hanggang sa chorus. Intro, verse 1, verse 2, at saka sa chorus para malaman nyo yung progress nyo sa kanta na to, okay? So, buuin na natin siya, guys, no? So, babagalan ko lang para malaman nyo yung progress nyo sa kanta na to, okay? At para masabayan nyo din, okay? So ganito siya. Ulitin muna natin sa pinaka intro. So ganito siya. Ulitin ko nga uli. So gamitin ko na ibang daliri ko. So ganito siya. And then ulitin uli natin 'yon. Tapos papasok na yung verse 1. And then verse 2 na. Tapos may 4-3 bago pumasok yung chorus. And then chorus na. Pangalawa. Pangatlo. And then pang-apat, guys, 'di ba mag-iba na yung E sa dulo? Pang-apat na ulit. Ayan, so ganoon lang kadali, guys, yung buong kanta ng River Flows in You ni Yiruma. Okay, so yan, so ganoon lang kadali, guys, no? So tiyagaan nyo lang kahit na mga beginner kayo, don't worry, makukuha nyo yan kaagad. Okay, so enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to at natuto kayo, sana isubscribe nyo rin yung second channel natin. Yun lang, kahit ganun lang, guys, isubscribe nyo lang yon. Lubos ko nang papasalamatan yon sa lahat ng effort na ginawa natin, okay? So, yan. So, enjoy sa bago nyo matutugtog, guys. Enjoy sa pag-finger style. Don't worry, magtuturo pa tayo ng mas marami pang ganito, okay? So, kita tayo sa next video natin. Bye!